tuldukan ng kamangmangan, ihatid ay kabatiran sa wika't panitikan, at signaturang Filipino ang sagot diyan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating paaralang panghimpapawid ng La Filipina National High School, ang Salida Teleradyo Eskwela. Ako ang inyong teacher host, Teacher April Jane T. Bakong. Ang aaralin ngayon ay ang ikalawang module sa ikasyam na baitang na may pamagat na Talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal at ang mga akdang isinulat niya, kasama ang ating teacher broadcaster, Teacher Ramil P. Habon. Maraming salamat, Kawika April. Magandang hapon sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig at tagapanood, lalong-lalo na ang mga mag-aaral sa Baitang Sam. Nandito na naman tayo sa paaralang panghimpapawid, ang La Filipina National High School sa Lida Teleradyo Eskwela. Ako si Sir Ram, ang inyong guro sa araw na ito. Ihahatid namin sa inyo mga panibagong aralin na tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral. Live tayo ngayon sa 98.3 Gold FM. Kuyawano, ganoon din ay mapapanood tayo sa official Facebook page ng La Filipina National High School. Ihanda ang inyong module sa ikasyam na baitang para gabay ninyo sa ating talakayan. Huwag ring kaligtaang ihanda ang inyong ballpen at papel para sa ating mga gawain sa araw na ito. Kung kayo ay handa na, tara! Ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa talambuhay ni Dr. Jose Rizal at ang mga akdang isinulat niya. Atin ring tatalakayin ang tungkol sa kontekstwal na pahiwatig o pagpapakahulugan. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, ay alamin muna natin ang ating mga layunin. Pagkatapos ng episode na ito, kayo ay inaasahang una, na ilalahad ang sariling pananaw, konklusyon at bisa ng akda sa sarili at sa nakararami. Pangalawa, natutukoy ang mga kontekstwal na pahiwatig sa pagbibigay kahulugan. Ito ay hango sa MELCS or Most Essential Learning Competencies. Sa puntong ito ay susubukin at susukatin natin ang ating paunang kaalaman tungkol sa paksa. Sagutin niyo muna ang bawat katanungan na ibibigay sa inyo sa loob ng 5 segundo. At kapag narinig ang tunog na ito, ibig sabihin, tapos na ang 5 segundo. Simulan na natin! Unang tanong, ang lahat ng tao ay hindi mapigil sa paghiyaw at pagpalakpak dahil sa kagilagilalas na palabas ng mga mananayaw. Ano ang ibig sabihin ng salitang nakasalungguhit? A. Kamangha-mangha, B. Kaaliw-aliw, o C. Kasindak-sindak? Tama! Ang tamang sagot ay kamangha-mangha. Pangalawang tanong. Nalungkot si Aljun nang yumao ang kanyang asawang si Nelda. Ano ang kahulugan ng salitang yumao? A. Namatay, B. Nalungkot, o C. Naiyak? Ang tamang sagot ay namatay. Nasagutan mo ba lahat ng tama ang bawat item? Mabuti kung nasagutan ninyo, pero kung hindi naman, ay ayos lang yan. Panimulang pagtataya pa naman iyon. Ngayon ay dumako tayo sa ating talakayan. Sino nga ba si Dr. Jose Rizal? Ano-ano nga ba ang kanyang mga naisulat? Alamin natin.
Jose Protaso Rizal Mercado y Alonzo Rialonda ang kanyang pangalan. Ipinanganak sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Siya ay pampito sa 11 magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay sina Pasiano, Saturnina, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad, at Soledad. Ginamit ng pamilya ang apelyedong Rizal na nangangahulugang Lunti ang Bukirin, alinsunod sa kapasahan ng Gobernador General Claveria sa isang kautosan nito noong Nobyembre 21, 1849. Naging unang guro ni Rizal ang kanyang inang si Doña Teodora. 9 taong gulang si Jose nang siya ay ipinadala sa binyan sa ilalim ng pagtuturo ni Ginoong Justiniano Aquino Cruz. Itinuro sa kanya ang pagbasa, pagsulat at pagbilang at higit sa lahat ang pagdarasal at pagsagot sa mga dasal. Para sa kanyang ina, ang pagdarasal ang totoong mahalaga sapagkat para sa isang inang Pilipina noong mga panahong iyon, ang pagtawag sa Panginoon ang siyang dapat na pinakaunang ituro sa anak. Enero 20, 1872, siya ay nagsimulang pumasok sa Ateneo de Manila, kung saan siya nagpamalas ng kahangahangang talas ng isip at nagtamo ng mga pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng aklat. Tumanggap siya ng katibayang Bachelor in Artes at pagkilalang sobresaliente o excellent noong Marso 14, 1877. Nang sumunod na taon ay nag-aral siya sa Universidad ng Santo Tomas ng Filosofia e Letras at lumipat sa pag-aaral ng medisina. Ngayon naman ay alamin natin ang mga babae sa buhay ni Rizal, maliban sa kanyang ina at sa kanyang mga kapatid na babae. Unahin natin si Segunda Katigbak. Segunda Katigbak ay itinuring niyang unang pag-ibig na mula sa lipa. Si Segunda ay nakatakdang ikasal kay Manuel Luz. Pangalawa ay si Jacinta Evardo Laza. Si Jacinta Evardo Laza ay kilala bilang Binibining L, na isang misteryosang dilag. Pagkatapos ng pagkasawi kay Segunda ay ibinaling ni Rizal ang kanyang atensyon sa dalaga. Pangatlo ay si Leonor Valenzuela. Nakilala ni Rizal si Leonor o Orang sa Valenzuela noong siya'y nag-aaral pa sa Universidad ng Santo Tomas. At ito ay ang kanyang naging penpal. Kasunod ay si Leonor Rivera. Si Leonor ay itinuring niyang pinakadakilang pag-ibig. Tumagal ang kanilang relasyon ng 11 taon. Nang panahong ito, unti-unting umusbong si Rizal bilang manunulat at nasyonalista na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sunod naman ay si Consuelo Ortiga y Perez. Nagkita sila ni Rizal sa Madrid kung saan nagdadalamhati pa siya sa pagpapakasal ni Leonor sa ibang lalaki. Gumawa ng tula si Pepe na inihandog kay Consuelo na may pamagat na a la señorita COYR. Sunod naman ay si Oseisan. Nakilala niya si Oseisan sa bansang Hapon. Muntik ng pakasalan ni Rizal sa Oseisan dahil sa magandang trabahong inilaan sa kanya roon. Ngunit nanaig ang damdaming makabayan ni Rizal kaya't hindi na ito na isakatuparan. Sunod naman ay si Gertrude Beckay. Nakilala niya si Gertrude sa London at nahulog ang loob ng dalaga sa kanya dahil sa kanyang angking kakaibang karisma, ngunit mas pinili uli ni Rizal ang sariling bayan. Sunod ay si Nelly Bosted. Si Nelly ay isang Pranses, naging hadlang sa kanila ang pagiging Protestante sa babae.
Sunod naman ay si Suzanne Jacoby. Nahulog ang puso ni Jacoby kay Rizal ngunit umalis siya patungong Madrid at naiwan na nagdadalamhati ang dalaga. Si Joseph and Bracken. Nagsimula ang kanilang malalim na pagtitinginan nang dalhin ni Josephine ang kanyang kinikilalang ama kay Rizal upang ipagamot. Si Josephine ang naging kahuli-hulihang babae sa buhay ng ating pambansang bayani. Yun nga ang mga babae sa buhay ni Rizal. Ngayon ay alamin natin ang kanyang mga akdang isinulat. Una, sa aking mga kababata. Ito ay tula patungkol sa pagmamahal sa sariling wika at sinasabing ito ay naisulat niya noong 8 taong gulang pa lamang siya. Pangalawa, Mi Primera It's Inspiration, ang una kong salimusin. Inialay niya ang tulang ito para sa kanyang ina, patungkol sa pag-ibig sa pagitan ng ina at anak. Sunod naman ay La Tragedia di San Eustaquio, ang kasawian ni San Eustaquio. Dulang patula na nakasulat sa Italiano na isinatuluyang Kastila. Alawentod Filipino. Ito ay isinulat niya noong siya ay 18 taong gulang lamang. Nakatuon ito sa mga kabataang Pilipino. Nole Mitangere at El Filibusterismo. Ang mga nobelang naglantad sa tunay na kalagayan ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol. Minulat nito ang mga Pilipino at nagbigay daan upang mawakasan ang mapaniin na paghahari ng mga dayuhan. Sunod ay El Amor Patrio, ang pagmamahal sa bayan. Tulang isinulat niya sa 2 wika sa Barcelona upang bigyang daan ang kanyang kasabikan sa sariling bayan gamit ang ngalang sagisag na Laong Laan. Sa mga kababaihang taga Malolos, sinulat niya ito bilang tugon sa kahilingan ni Marcelo H. Del Pilar na sulatan niya ang mga kababaihan ng Malolos dahil sa kanilang pagnanasang makapagtayo ng isang paaralang magtuturo sa kanila ng wikang Kastila. La Visión de Fray Rodríguez or La Visión de Fray Rodríguez, ang pangitain ni Paring Rodríguez. Sinulat bilang sagot sa sinulat ni Rodríguez patungkol sa mga babasa sa nobela ni Rizal. Los Agricultores Filipinos, The Filipino Farmers. Inirawan niya rito ang malungkot na kalagayan ng mga magsasakang Pilipino. Ang La Verdad para Todos, ang katotohanan para sa lahat. Ang akda ni Rizal patungkol sa pagtatanggol sa panunuligsa ng mga Espanyol sa mga katutubo o Indolence of the Filipino. Indolence of the Filipino, ang huling sanaysay na sinulat niya upang bigyang liwanag at pagsusuri ang katamaran ng mga Pilipino. Ipinaliwanag niya sa akda ang dahilan ng pagiging tamad ng mga Pilipino ay dahil sa kanilang pagkakasangkot sa gyera ng mga Espanyol at ang turo ng mga praile na nakapagmahirap ay madaling mapupunta sa langit. Ang Mi Ultimo Adios, huling paalam. Ito ang huling tulang isinulat ni Rizal na nagsasaad sa kanyang marubdob na pag-ibig sa bayan at kapwa. Yun ang mga akdang isinulat ni Rizal. Kaya naman, nalaman na natin kung sino si Dr. Jose Rizal, ano-ano ang kanyang mga naisulat na akda. Ngayon ay alamin natin kung ano nga ba ang kontekstwal na pahiwatig. Kontekstwal na pahiwatig. Ito ang tawag sa paraan ng pagtukoy ng kahulugan ng salita na ginagamit bilang palatandaan o pahiwatig na makikita sa loob ng pangungusap o talata. Sa kontekstwal na pahiwatig, ang kahulugan ng salita ay nakikita sa pamamagitan ng pagsusuri at pag-uugnay ng mga salitang sinusundan o sumusunod sa di kilalang salita.
Halimbawa, ang mga kabuktutan ng mga Espanyol ang nagtulak sa kanyang lumikha ng Noli Mitangere. Nakita niya ang pagmamalupit ng mga dayuhan. Laganap din ang kasamaan sa panunungkulan. Ngayon ay alamin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng kabuktutan. Ang pagmamalupit at kasamaan ay ang mga salitang may kaugnayan sa salitang kabuktutan ayon sa sitwasyong pinanggamitan ng salita. Sa makatuwid, ito ang mga kontekstwal na pahiwatig. Kaya naman napag-alaman natin na ang kabuktutan dito ang ibig sabihin ay kasamaan. Pagkilala sa kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagbibigay halimbawa. Sa pamamagitan ng halimbawa ay madaling maintindihan ang kahulugan ng di pamilyar na salita. Halimbawa, pinuntirya ni Rizal ang diwa ng mga Pilipino tulad ng kakanyahan, kaluluwa at kamalayan gamit ang galing at talino sa pagsulat. Ang kahulugan ng salitang diwa ay makikita rin sa pangungusap. Ito ay ang mga salitang kakanyahan, kaluluwa at kamalayan. Kaya hindi ganun kahirap para sa atin na intindihin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng diwa sa pangungusap na ito. Sa puntong ito, upang masukat ang ating natutuhan sa ating talakayan, sagutin natin ang mga katanungan bilang panghuling pagtataya. Bibigyan lamang kayo ng 5 segundo sa pagsagot. Isulat ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel. Unang tanong. Sinulat ni Rizal ang Noli Mitangere sa paglalayong maisiwalat ang kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol at gisingin ang natutulog na damdamin ng kanyang mga kababayan. Ano ang kahulugan ng salitang maisiwalat? A. Maibunyag. B. Mangahas. C. Itinambad. Ang tamang sagot ay titik A. Maibunyag. Pangalawa, tanging si Rizal ang naglakas loob na salingin ang mga maling sistema ng pamamalakad ng mga Espanyol sa bansa. Ano ang kahulugan ng salitang naglakas loob? A. Kasamaan. B. Nangahas. C. Paghihirap. Tama! Ang tamang sagot ay titik B. Nangahas. Masusuri natin na sa pangungusap na ang nangahas at naglakas loob ay pareho ang kahulugan. Pangatlo, panghuli, ang mga kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol ang nagtulak sa kanyang lumikha ng pagbabago para sa bayan. Anong ibig sabihin ng salitang kabuktutan? A. Katarungan. B. Kasaganahan. C. Kasamaan. Ang tamang sagot ay titik C. Kasamaan. Nasagutan mo ba lahat ng mga pahayag at katanungan? Magaling! Naway marami kayong natutunan sa ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Ako si Sir Ram, ang inyong teacher broadcaster na nagsasabing, ang kaalaman ang maghatid sa inyo sa kaunlaran. Maraming salamat, hanggang sa muli. Napakahusay! Maraming salamat, Teacher Ram, at maraming salamat din sa ating mga manonood at tagapakinig. Naway may napulot kayong kaalaman buhat sa araling na talakay. Paalam!